Hi Jesters! Welcome back to another vlog. Andito ako ngayon sa Cebu at para sa isang short travel and Hi Jesters! Welcome back to another vlog. So, andito ako ngayon sa Cebu City at habang nag-aayos ako ng gamit, ayan, ang kalat, naisip ko na i-share sa inyo yung mga gamit or mga bagay na dinadala ko pag-travel para makaiwas sa plastic at makaiwas ng basura. Kasi alam nyo naman, di ba, medyo eco-friendly tayo, eco-warrior. Hindi naman ako yung super zero waste na talagang yung mga nakikita natin sa mga Tokyo, ganyan. Pero ako, sa sarili ko, pinipilit ko or sinusubukan kong magbawas ng paggamit ang plastic at ilagay yung basura sa tamang basura at sa tamang lagay. Yan yung mga simple yan. So, i-share ko sa inyo yung mga dinadala ko, mga ginagamit ko para makaiwas sa plastic. So, ayun. First, ay ito kakagamit ko lang kasi kanina dun sa Ayala Center sa mall ay nag-milk tea ako. Natukso akong mag-milk tea. Lagi kong dala to, kahit sa office, lagi kong dala tong aking metal straw and bamboo. Itong hugasan ko, ginamit ko din. Ang aking bamboo straw from Silliman University. Yan. Eh, lagi kong dala to and this tea kong pouch, I got this from Go Zero PH, mga 2016 packets. So, mga siguro mga 2016, nag-refuse na ako mag-straw. Yun yung unang-unang kong nilet ko. As in, pinipilit ko yung sarili ko na hindi mag-straw. At kaya naman, di ba? Hindi naman laging kailangan mag-straw. Pero alam ko yung iba kasi pag may mga condition sila sa ngipin or sa mouth, kailangan nila mag-straw. So, I always bring my bamboo and metal straw. Kung anong mapili ko sa dalawa. Yun nga, para at least nababawasan yung straw sa basurahan, sa landfill. It comes with, oh, may kasama na siyang pang minis. Eh, basta ang minis. Ang cute, diba, nung nagayon. Recent lang this year, nag-switch na ako sa, kita nyo, nag-switch na ako sa shampoo bars and conditioner bars. So, this is from Lingat. It's actually my store. Alam niyo naman kaibigan ko. At Lingap_PH on Instagram. So, nung nag-start akong mag-switch sa shampoo bars and conditioner bars, mas madali na kasi hindi ka na kailangan magdala ng mga boteng maliliit. At nakakabawas talaga siya, lalo na yung mga sachets, di ba? Hindi naman siya biodegradable. So, super nakakatulong. And super handy. Hindi siya yung magkakalat-kalat pa sa bag mo. Itong pink can to, medyo malaki. Hindi kasi kasya yung conditioner. Ay, galing lang po sa isang candy, binigay sa akin ng friend. Diba, useful? So, yun. Next is, I always bring my water bottle. Shout out sa Tupperware. Kahit ano namang water bottle yan, hindi naman kailangan i-clean canteen, yung mga mahal, hindi naman kailangan gano'n. Kahit ano na pwede mo lagyan ng tubig, at gamitin mo ng paulit-ulit. Kesa yung bumili ka ng water bottle na hindi na naman din nabubulok, gets? Eh, ito, baka katipid ka pa, i-refill mo lang sa hotel, i-refill mo na agad sa inyo. I always bring this talaga ako. Sinimulan ko na yun, laging magdala ng water bottle. Di ba nakakatipid ka na, nakatulong ka pa sa environment? Alam nyo, wala pa kang tulog. Hindi ko alam na yung takot na ginagawa. Yan. This year, nag-start na rin akong gumamit ng bamboo utensils, also available at Lingap PH. Hindi naman sa pagpo-promote, no? Pero, lalo na pag kumakain tayo sa labas or umu-order outside, yung mga delivery, laging may mga kasama ng mga gatong, ay may mga kasamang plastic utensils. Sa simpleng pagdadala ng kahit ano naman to, kahit di naman bumili ng ganito, di ba sa bahay mo naman meron ng mga kutsara tator na stainless. Magdala ka lang lagi, di ba? Makakatulong ka na magbawas ng basura. So, this pouch, may pouch din siya. Kung gusto niyo ng ganito, edi at niya, PH. Pero hindi naman kailangan bumili. Yun din yung lagi kong naamay. Bakit kailangan bumili ka ng mga
mga bagay na meron ka naman. Kunyari nga, Avon, care of mama, thank you for ordering this. Tupperware. Avon. This Tupperware. And this year, 2019, nag-switch na din ako sa Bamboo. Sa Bamboo toothbrush. Ayun, syempre, di ba ang toothbrush, lagi akong syempre. Di ba ayun, yung mga toothbrush, plastic din siya. And ito, pag ito yung ginamit mo, eh, ang dalas na, gano'n ba ikaw, gano'n kadalas kang magpalit ng toothbrush, diba? Ilang toothbrush ang napupunta laan sa landfill at sa mga basurahan na hindi naman yan mabubulok ilang taon pa, kaya bamboo toothbrush. Yun, dala-dala ko siya pag-travel, so may it comes with a pouch like this. Ayan, bago patuloy ang malobat, ang huning-huning dinadala ko kapag nagka-travel. At kahit naman everyday, kahit papuntang office, kahit saan, I always bring eco bag. Meow! Lalo na pag nagka-travel ka, bibili ka ng mga pasalubong. Medyo nakapamili na ako, pero guess, naka-plastic pa rin yung mga pasalubong. Ayun ang mahirap naman talaga pag-uwin. Lahat ng mga nabibili natin, nasa plastic. Iho-haul ko ba ito? Wag na, malulobat na ako. So, ang mga bilhin ko naman ay mga usual pampasalubong sa family Averill. Because we are all matapa people. Mga otap and the usual Cebu stuff. So, yun yung mga dinadala ko para maka-review sa plastic. At kayo din, pwede nyo yung simulan. Kahit small, sabi ko nga baby steps. Ako super big, feeling ko sobrang baby steps pa rin. Pero, nasa sad pa rin ako kapag minakita pa rin ako ng pa-plastic straw. Parang feeling ko kaya naman siya ng lahat. Yung mga baby step ha. Pero kung hindi mo naman gusto. Ewan ko, kanya-kanya rin naman yun. Ako lang naman to eh. Pero ayun, kung ikaw, kung gusto mo rin simulan yung ganitong lifestyle, kung gusto mo rin makatulong sa environment, pwede mong gawin yung mga ginagawa ko or pwede mong simulan. At kung gusto mong bumili ng mga sponsored pala. Hindi, ikaw din kung gusto mo rin mag-try na mag-shampoo bar, conditioner bars, bamboo toothbrush, utensils, bamboo straw. Available yan sa @liap_ph on Instagram. Ayun, Dusters, thank you very much for watching. Sana may natutunan niya yun. Pero na. Shout out Victor Anastasio. Charot, nandun siya sa O-Shopping. You really need a Cebuana.